Minsan nyo na rin bang pinangarap na lumipad? Sagot na namin ang pangarap na yan. Halika, lipad na! Teka, teka. What is this commotion? Sino lilipad, ha? Sino? Ah, oo, nandito ako at pababagsakin ko kayong lahat! Kung mahilig kayong manood ng mga GMA drama, for sure, palagi niyo siyang nakikita. Pero hindi yung karakter na umiiyak o kinakawawa. Ay, bakit naman ang magpapaapi? Itong ganda kong ito, magpapaapi ako. Kundi yung palaging nakasimangot at masungit. Dahil isa siya sa pinakamagagaling na kontrabida actresses of her generation. I know, right? Thea Tolentino! Pababagsakin kita! Ma'am, ready na po ba kayo? Anong ready? Ready saan? Sasakay po kayo dyan, lilipad tayo. What? Ito ang tinatawag na ultralight aircraft. Hindi katulad ng eroplano ang itsura. Pero kaya rin kayong ilipad nito. Paano? Ang ultralight aircraft is flown the same, no? Parehas lang sa mga malalaking aircraft, yung main skills required to fly it. This will be the very basic of flying, no? Normally, very minimal ang instruments. Ang facility namin, it's brand new, no? Ang runway namin ay napakahaba. Teka, eto, sigurado kayo? Parang open na open siya. Hindi ba ako mahuhulog dito? Ay, rupo ko pa na, Unang naimbento ang sasakyan nito nang subukan ng mga gliding enthusiast mula Europa ang paggamit ng gliders na pinagana ng small engines noong 1922. Year 1976 naman nang ipinakilala ni John Moody from Ohio ang ultralight na kanyang na-develop from installing a 12.5 horsepower engine on his hang glider in 1975. And that earned him the title Father of Ultralights. Pero para saan nga ba ito? Nakapagta-transport din ba ito ng pasahero gaya ng eroplano? Well, ginagamit talaga ito mainly for recreation and sport lang. Nako, ayoko nang umating kontrabita. Parang pinaparusahan niyo ako eh. Anyways, so far daw, merong 3 aviation facilities sa Pilipinas na may ultralights na bukas para sa publiko. At isa na nga ang nandito sa Lubao, Pampanga, ang Pradera Verde Flying Club. Pradera Verde is a recreational facility, parang one-stop shop kami. We have naisipan namin na why not put up a daily recreational sports aviation here in Pradera Verde. Para sa mga local tourists and mga foreign tourists natin. Bago natin patiliin, pasakayin si Thea. Tingnan muna natin ang iba't ibang parte at gamit ng ultralight na ito. Ang structure ng aircraft ay gawa from high-grade aviation aluminum tubing and cables, kaya subok itong matibay. May 3 itong access control system at kinokontrol ng piloto ang propeller or yung LEC, control stick at throttle o yung accelerator. Cap Jeff, meron po bang kinaibahan ng engine system nito sa mga aeroplano? Unang-una, yung horsepower niya is mas mababa compared dun sa ibang aeroplano. Gasolina niya, unleaded lang, pwede na dito. Meron po bang limit ng weight ng pasahero ang pwedeng sumakay? Yes, 254 pounds per passenger. So, dalawang pwedeng sumakay lang dyan. Naku mga kaaha, gigil nyo me! Parang natatakot ako! Ay, oh my God, ito na, nag-internalize na ako. Ay, bahala na nga, tara na, laban na to para matapos na. Discuss ko na po sa inyo ang ating safety protocol for the before onboard sa ating airplane, okay? So, apa na onboard ma'am, ang feet po natin, ang heels po natin dito lang po. Okay, then hindi po natin lalagyan ng pressure para kasi isa po sa mga controls natin ng pilots natin to, from left to right. Then, ang paghawak lang po natin, dito lang po tayo. No sudden movements sa left. Huwag po natin lalabas sa kamay. Kumukulot na yung buhok. Then ang hair lang po natin, make sure lang po na naka-ponytail, something. Matarami, bantali ako.
Hindi ko alam. Feeling ko may iwan yung kaluluwa. Ipahawak pa raw ni Captain kay Thea ang control stick mamaya. Wow! Try mo. Hawakan niya. Down? Okay? Konti-konti lang, ha? La! small lang. Tapos right and left. Huh? Okay. Straightforward, di ba? Down, up, right and left. Straightforward, ganun lang. Ha? Huh? And here we go! Ang unpressured aircrafts, kagaya ng ultralight, na lumipad up to about 10,000 feet high o sing taas ng 923 floors ng building. Pero dahil sa ilang pinatutupad na rules and regulations sa Pilipinas, pinapayagan ng lumipad ang ultralight hanggang 800 feet above ground na sing taas ng 73 floors. May capacity itong magtagal sa area for about 3 hours. Ang current Guinness World Record for the longest journey by an ultralight aircraft ay nagawa ni Roberto Bisa from Italy noong August 2015. Bumiyahe lang naman siya ng total of 25,804 kilometers from Italy to Argentina. After 20 minutes of flying, muhang pababa ng ultralight aircraft na sinasakyan ni Thea. Pwede nga lang di na bumaba. Hindi na ako bababa. Hindi mainit sa taas. Pero ano, ang ganda ng view. At saka kita pala dito yung other side ng Manila Bay. Nakatuwa. Pinitray niya ako. Nakatuwa, parang kang lalang video game. Pero nakasalalay buhay mo. What a fun day for Thea! Hindi man tayo nabiyayaan ng mga pakpak para makalipad. Taglay naman natin ang talino at abilidad para makabuo ng mga sasakyang maglilipad sa atin sa kalangitan. Truly, sky's the limit. Aha!